ka ba naiintriga kung anong itsura mo pag dalaga ka na? Magsusumbong sana kasi kami sa'yo, Linang. Umuslita naman kasi sa Encantadia, Simulagat. Aba, may dalaga. Ang ganda-ganda. Nagawa ko maghintay buong buhay ko. Naghihintay pa rin ako sa nalalabi kong buhay. Ikaw si Alwina. Ikaw ang sugo. Ikaw ang tagapagligtas ng mga mulawi at ng sangkatauhan. Kailangan kumilos na tayo, Dakila. Kailangan bumuo tayo ng hukbo upang labanan ang lumalakas na puwersa ng mga Ravenna. Ngunit hindi natin maring gawin yan hanggang hindi tayo nakakasigurong handa ng ating sugo. Sa isip, sa puso, sa buong pagkatao. Buti na lang nakapusli tayo sa mulagat na yun. Ayun si Bagwis. Sumbong natin yung mulagat na yun. Pagaspas, Lawiswis, gusto kayong makausap ni Dakila. Pagaspas, Lawiswis, natatakot ba kayo sa akin? Nagagalit ba kayo dahil sa sinumpa ko kayo noon? Anong gusto niyong gawin ko ngayon? Meron bang paraan para hindi na sila maging kwago, kahit magkalayo sila? Isa lang ang paraan para mapasawalang bisa ang sumpa. Dahil ikaw, Pagaspas, ay isang mulawin. At ikaw naman, Lawiswis, ay isang Ravenna. At dahil ito ang punot dulo ng lahat, kinakailangan naputulin na ninyo ang inyong pagkakaibigan. Sorry po, Dakila. Hindi po namin magagawa. Kahit na po maging kwago kami o bulati. Basta okay lang po. Kahit na po hindi kami maging normal forever and ever. Basta hindi po namin kayang mahiwalay sa isa't isa. Kung gayon, wala nang tumututol sa pagkakaibigan ninyong dalawa. Walang magtatanggal tumakas. Maliwanag! Patayin niyo mabuti yan. Tara! Kayo! Kayong pumatay sa ama ko! Hoy! Kung di ka babalik sa sulok, papatay kita! Pabayaan na ko sila. Oo, sige na! Takda? Oh. Nakita mo pa si Dakila? Hindi ko pala babanggit ang tungkol sa anak niya. Oo nga, ano? Siguradong matutuwa si Dakila niyan. Parang nakita ko siya sa banda doon. Subukan mo pa siya lang doon. Andiyan lang yun. Salamat. Nandito ka lang pala, Dakila. Thank you.
Tama ba ang basa ko sa nangyayari kina Agilus, Alwina at Aviona? Narinig ko ang buong kwento sa mga peri ko. At ang huling kaganapan, minakasana daw ni Agilus ang pakikipagdaupang pakpak kay Aviona. Tama ang nabalitaan mo, Dakila. At ngayon naman, sinusuyo ni Agilus si Alwina. Simula na magkasama-sama ang tatlo, hindi na sila napanatag sa isa't isa. Lagi may nahihirapan at lagi may nasasaktan. Sige. Ako nang bahala makipag-usap kay Agilus. Dakila, pagwis! Ano yung ngas-ngas? May papakilala kami sa inyo. Eh, ang kulit eh. Liligawan daw ko. Eh, may gatas pa nga ako sa labi. Gusto niya na ako maging girlfriend. Dami-dami ko nang iniisip. Sumasabay pa tong bagong saltong ito. Sila Wiswis may manliligaw? Sino? Sandali lang. Parang kilala kita. Sa iyong anyo, isa kang... Isa ko akong engkantado. Engkantado? Saan mo ba nakuha itong ibon na to? Bakit nagsasalita? Nay naman eh, namimiligro na nga tayo. Usisa pa kayo ng usisa dyan. Eh saan nagsasalita yung ibon eh? Likumin ninyo ang mga natitirang kalalakihan ng Sheriff. Sila uutusan natin gumawa ng mga armas na gagamitin sa pagsakop sa ibang bayan. May 100 ang mga tao. Kung tawagin ay barila, bagay. Kung ganon, tukuyin ninyo kung sino marunong gumamit ito. Pilitin nyo at magpaturo kayo at ng mga pakinabangan natin. Yun naman pala, Nay eh. Pwede pala tayong pakinabangan ng mga Ravenna. Eh, ba't kaya hindi natin patunayan sa kanila na may pakinabang tayo, na hindi tayo dapat patayin? Eh, ano na naman ang iniisip mo? Nay, kapit sa patalim na tayo, Nay. Gamitin naman natin yung utak natin. Pero ano nga ang gagawin natin? Nay, hindi ko alam kung papaano o ano eh. Pero sa tingin ko, magagamit natin tong ibon. Isa kang engkantado? Mga kasama, huwag kayong matakot. Ang mga engkantado at engkantada ay mga kaibigan natin. Kaibigan? Kahit makulit, sunod ng sunod kay Lewiswis? Lewiswis, ngayon napatunayan ko ng isa akong kaibigan. Sana iwag mo na akong pagtabuyan. Dakila, bakit gano'n na lang ang kanyang pagkabighani kay Lewiswis? May mga katangian ng mga tiga-engkantadya na hindi maipaliwanag. May mga alam silang hindi nalalaman ng tao man o mulawin. Gayon din, meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Gabriel? Tayo ka na, Gabriel. Tumigil na yung pagdadugo ng sugat ko, Terong. Nakita mo yun? Parang di ako nagkasugat. Magaling na ako, Terong. Teka. Paano nangyari yun? Pero pa?
Father, saan tayo pupunta? Bahala na. Pero kailangan makalayo tayo sa bayang ito. Hindi magtatagal at matutuntun ng mga rabe ng simbahang ito. Pero paano, apo ko? Hindi ako makakaalis ng Tierra Fuego na hindi kasama ang apo ko. Pero hindi ako na lang natitira niyang pamilya. Pero hindi tayo pwede manatili sa bayang ito. Hindi nga kayo buong buhay magtatago dito. Gabriel, nag-ilom na ang sugat mo. Wala ka na ring lagnat. Teka. Kitang-kita ko. Nag-ilom yung sugat ko eh. Teka nga. Alam mo, ikaw pambihira ka. Bakit? Eh, umiyak-iyak pa ako. Halos maubusan ako ng tubig sa katawan ko. Tapos mabubuhay ka rin pala. Tingnan mo to. Imbis na matuwa kang hindi ako natuluyan. Basta serious, Gabriel. Happy talaga ako. Di ka pa sa akin kinuha ni Lord. Ano po ang gusto niyo pag-usapan natin, mahal na Dakila? Si Aviona. Gusto kong pag-usapan ang nangyayari sa inyo ni Aviona. Ano po tungkol sa amin ni Aviona? Simula nang mamatay ang mga magulang ni Aviona sa pakikipagdigma sa mga Ravena, kami na ni Baguiz ang tumayong ama-amahan niya. Itinuring ko siyang parang isang tunay na anak. Pero sa kabila nun, nagawa ko pa rin siyang husgahan at talikuran. Tulad ng ginagawa mong pagtalikod sa kanya ngayon. Nakarating na pala sa inyo. Pero may dahilan naman ang... Hindi ko intensyon na sumbatang ka. Pero siguro eh, nasabi na sa'yo ni Baguiz kung bakit ka nagkaganyan. Nawawala ang paktak mo sa araw, wala ganong maalala. Kaya nakikiusap ako sa'yo ngayon, Aguiluz. Minsan mo nang sinunod ang dikta ng puso mo at wala ka na pala kundi pagsubok at dalamhati. Pero may mas malaking hamon tayong kailangan harapin ngayon, Aguiluz. Ang buong mundo, ang siyang ipinaglalaban natin. At ang munting hukbo natin, ang tanging nakatayo sa pagitan ng mundo at ang ganap na panlulupig ng kasamaan. Ano pong ipinapahiwatig niyo, mahal na Dakila? Si Alwina. Siya ang susi ng tagumpay natin. Marami na siyang iniisip. Huwag mo nang tigdagan ang asahan niya. Aguiluz, kahit ngayon man lang, sumunod ka sa dikta ng katungkulan. Bilang sugo na makakapagbuklod sa tao at mulawin, Alwina, kailangan makarating ka sa puno ng mulawin upang muling umusbong ang bunga nito. Puno ng mulawin? Ang tanging pag-asa namin upang magapi ang mga Ravena at muling maayos ang balanse ng mundo. Kung bakit sa harap mo lang uusbong ang bunga nito o kung paano mangyayari ito, o maging anong anyo lalabas ang bungang ito. Walang nakakaalam. Dakila, ano ang sabi ng balasik? Ikinalulungkot ko. Pero nakawala ang balasik bago pa man niya ito masabi. Pero dito na ako nakakasiguro. Tungkulin natin alalayan si Alwina at siguruhin natin na makarating siya sa puno ng lahi ng mga mulawin. Ibig niyo sabihin, ito ang mission ko?
kung hindi ako nagkakamali, ang puno ng mga mulawin nasa tirahan yung mga mulawin. Sa Avila, oo. Pero hindi mismo sa Avila tumutubo ang puno ng mulawin. Tanging si Dakila lamang nakakalam kung saan tumutubo ito. At higit sa lahat, mapanganib ang lakbayin. Ba sa akin? Aviona, sorry na. Hindi ko lang kasi matiis na hindi magsabi ng totoo. Tulad ngayon, hindi ko din matiis na ayoko magkagalit tayo. Galit ka nga sa akin. Bianca, huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Wala kang kasalanan eh. Nagsabi ka lang ng totoo. Thank you, Aviona. Kayo! Sino saktan? Ano kayo? Dati, haka-haka lang mga Ravenna. Ngayon, ilusob na nila tayo. Tay! Pero, anong dahilan? Pati na tayo sinukod. Tay, anong gagawin natin? Sinainay ang kakarl, hindi pa rin nakita. Ang asawa ko! Patulad dito yung asawa ko! Alam mo, masama nangyari sa kanila eh. Tumakas na tayo. Pero, mas delikado kapag gulihin tayo ng mga Ravenna. Wala tayong kalaban-laban dyan. Nanginig ko sa'yo. Nanghihinayang ako hindi kami maaaring magkatuloyan ng Agilus. Tama yung sinabi sa kanya ni Dakila eh. Hindi ito yung dapat namin unahin yun. Lalo pa't sinasabi ngayon, malaki ko na siyang dapat ng panay. Kung pwede lang sanang humigil sa mga pinapagawa niya. Tama kayo mga ibang titi. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko sinasadyang makinig, Alwina. Nagulat na ako. Nakakaintindi ka pala ng mga ibon. Pero hindi po balikas sa lahat ng mga mulawin ang makipag-usap at makaintindi sa lengguwahe ng mga ibon? Sa kasaysayan ng mga mulawin, piling-pili lamang ang may ganitong kakayahan. Ipinagkakaloob ang kakayahan nito sa mga natatanging nilalang. Kailangan hasain mo pa ang kakayahan mo makipag-usap at kontrolin ang mga ibon. Naniniwala akong magagamit mo ito sa isang napakahalagang bahagi ng misyon na kakaharapin mo. Lawiswis, gusto mo ba ng ubas? Ubas? Wala namang tumutubong ubas dito ah. Nako, hindi mo ako makukuha sa pa-magic-magic mo, no? Tsaka, hindi pa nga ako ready sa relationships, okay? Sana makabalik na si Paloma. Sana rin walang mas mangyayari sa kanya. Akin na lang to, ha? Wala ka na naman sakit, eh.
Siya nga pala, Terong, yung tungkol dun sa huling sinabi ni Paloma bago siya umalis. Yung tungkol sa... Sa nararamdaman niya sa'yo. Oo, alam ko na yun. Napaamin ko na siya, Gabriel. May pag-ibig nga talaga si Paloma, Gabriel. Kaya ba pinagsapalaran niya yung kaligtasan niya para makuha lang yung berding binhi na pinaniniwalaan niya makakapagligtas sa akin? Naku. Medyo napatagal na pala ako dito sa gubat. Kailangan ko nang umuwi ng Encantadia. Kahit sandali lang. Nawiswis! Ano nangyayari dito? Tinuturuan ni Dakila si Alwina kung paano tumawag ng ibon. Isipin mo munang nasa isang sitwasyong kang kailangan mo ng tulong ng mga ibon. Dapat makita ng isipan mo ang pagdaksa ng mga ibon. Tsaka mabuksan ang iyong bibig at ilabas ang isang malakas na palahaw. Pinagtatawanan niyo naman ako eh. Ganyan talaga pag nagsisimula pa lang, Alwina. Hindi ka pa sanay. Eh, pero nung bata pa ako, naaalala ko, sumigaw ako, tapos nagdaksaan po yung mga ibon. Eh, bakit po nung nagagawa ko? Bakit ngayon hindi na? Dahil ngayon, ang iniisip mo, tila ba may kursong kang dapat mong maipasa? Kung pangamba ang iniisip mo, hindi ka nga matututo. Makausap. Magpahinga ka muna, Alwina. Pagpatuloy na lang natin ang pagsasanay mamaya. Alwina, pwede ba kita makausap? Kinausap ako ni Dakila. Oo, alam ko. Narinig ko eh. Gusto ko lang malaman mo. Maski anong mangyari, saan man tayo humantong, narito pa rin ako upang samahan ka sa landas at tatahakin mo. Hindi kita iiwan, Alwina. Salamat. Sa'yo nakasalala yung kaligtasan ng mundo. Sino nga ba naman ako? Dapat siguro halikan ko ang lupang tinatapakan mo. Huwag mong gawin yan, Agimus. Kailan may hindi bababa ang tingin ko sa'yo. Mahal kita, Alwina. Alam mo yan. Noon pa'y minahal na kita. Noon pa'y pinangarap ko na tayong dalawang magkasama. Pero siguro hindi dapat
Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi akong lalaking karapat-dapat para sa'yo.